Hi guys, TikTok sa TikTok at Dr. J sa YouTube. So paki-check yung ating YouTube channel, madami tayong videos doon na makatulong sa health condition ninyo. Pag-usapan natin ngayon yung cholesterol. Ano ba yung secret weapon sa diet natin para mapababa natin ang level ng bad cholesterol? As we all know, kalaban talaga natin mortal ngayon ang bad cholesterol. So, kapag kahit wala kang high blood, di ba? Mataas lang yung cholesterol mo. So hindi na siya maganda. Risk na siya para mag-develop tayo ng problem, medical condition later on. Paano pa kaya kung ikaw ay high blood tapos meron ka pang diabetes? So definitely kalaban natin ang bad cholesterol, yung LDL na yan. So ano ba ang secret weapon para mapababa natin yung LDL bukod sa gamot? Of course, we have those na tinatawag nating mga statins. So yung mga statins na yan, ito yung pinaka treatment when it comes to lowering our cholesterol. Paano naman sa diet? Siyempre, lagi na lang sinasabi ng doktor nyo, mag-diet ka para bumaba ang cholesterol mo, di ba? Yun ang kadalasan nilang sinasabi. So mag-dieta, bawas cholesterol para hindi tumaas yung mga bad cholesterol mo, yung mga pagkain na matataas ang cholesterol. Pero ang sa totoo lang, ang secret weapon talaga niyan is increasing your fiber sa diet ninyo. So, pag sinabing fiber, ito yung mga whole food or whole grains. So, kapag nag-take ka ng fiber, malaki ang tsansa na bababa ang bad cholesterol mo ng 5 to 10 points. So, ang fiber na kailangan natin sa isang araw ay 20 grams. So, remember, 20 grams ng fiber ang kailangan ninyo para mapababa natin ang ating bad cholesterol. So, paano mo kakainin yung 20 grams, Doc? Paano natin yan ma-achieve, yung 20 grams ng soluble fiber? So, aalamin natin ano ba yung typical diet para ma-meet mo yung 20 grams. So, yan ang magandang topic natin. So, first, isang tasa ng oatmeal araw-araw. So, ang isang tasa ng oatmeal araw-araw can give you as much as 8 to 10 grams of fiber kagad. So, isipin mo, mataas agad yun. Kalahati agad ng fiber mo sa isang araw, kuha mo na sa isang tasa ng oatmeal. So, gawin nyo siyang regular. Oatmeal every day, isang tasa. And then, kakain ka ng 3 prutas sa maghapon. Ang isang prutas po ay pwede mabigay sa inyo ng 3 hanggang 5 grams ng fiber. So kung 10 sa oatmeal plus 3 prutas, that will give you mga 12 to 15 grams, edi kota ka na. Diba? Kota na yung 20 grams of fiber mo. So 3 fruits in a day, magkakahiwalay po yan sa umaga, tanghali, hapon. And then, isang tasa ng oatmeal. And kung hindi ka pa nakontento dun sa 20 grams na yan, you can also add yung brown rice. Ang isang tasa ng brown rice will give you mga 4 to 5 grams of fiber. So, lumampas ka na sa 20. And then, nag-wheat bread ka pa. Ang isang piraso ng wheat bread can give you 2 grams of fiber. So, and then, yung peanuts, yung isang tasa ng mixed nuts can give you as high as 12 grams of fiber. So, kalahati lang siguro. Kalahating cup ng mixed nuts. O yung isang dakot that can give you mga 8 grams of fiber. So, yun yung secret. Increasing yung fiber natin sa diet can lower yung bad cholesterol ninyo by 5 to 10 points. So, in that way, bababa ang bad cholesterol. Eh kung mag-exercise ka pa, may gamot ka pa, wala na, panalo ka na. So I hope malinaw ang lahat. Everything is clear kay TikTok.